Kapag nandito ka lang, kung nandito ka lang sa harap ko, sinampal na kita back to back. Kasunod ng kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills, ibinunyag naman ni Senador Rapi Tulfo na meron ding mga resort sa kahabaan ng protektadong lugar ng Mount Apo sa Davao. Anya, illegal ang pagtatayo ng establishmento sa Mount Apo National Reserve, lalo na't nagsisilbi itong protected area nang makipag-ugnayan ang kanyang tanggapan sa Department of Environment and Natural Resources. Binigyan na raw ng ahensya ang mga negosyo at establishmento ng 2 taong palugit para umalis sa naturang lugar. Ngunit giit ng senador na sa una pa lamang ay hindi na dapat sila nabigyan ng permit. Pinayuhan ni House Deputy Speaker David Suarez si Vice President Sara Duterte na maghinay-hinay sa mga dinadalohang nito na pre-rally, lalo na kung ang mga rally ay kontra sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Suarez, dapat na maging mapili si Duterte sa mga pupuntahan na pagtitipon upang maiwasan ang pagbibigay ng nakakalitong senyales. Ipinunto nito na hindi umano magandang nakikita ang Vice Presidente sa mga anti-BBM rally, gayong bahagi ito ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang diin ng kongresista ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga sumusuporta sa Pangulo sa halip na magbigay ng ibang senyale sa publiko. Kitang-kitaan niya sa ikinasang pre-rally ng mga taga-suporta ng Founder of Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy ang anti-administration sentiments o yung isinisigaw ng mga individual na lumahok, mababatid na kabilang si BP Sara sa mga personalidad na dumalo sa naturang pre-rally sa Maynila. Binigyang diin ng Department of Education na pwede pa ring magpatuloy sa kanyang pagtuturo ang teacher na nag-viral sa TikTok matapos nitong pagalitan ang kanyang mga estudyante. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Brinas, hindi pa nila natatanong ang school head ng paaralan kung nagtuturo pa ba ang nasabing guro, pero nilinaw nitong walang rason para pigilan nitong pumunta sa paaralan, lalo pat wala pa namang sanksyon na ipinapataw ani Brinas. Dadaan din sa due process ang teacher kung saan itong magagamit ang kanyang karapatan na maipaliwanag ang kanyang panig. Sa ngayon, wala pa rin naghain ng reklamo laban sa nag-viral na teacher. Matatandaan na naglabas na ng show cost order ang DepEd laban sa teacher. Kung kayo ang tatanungin, dapat na nga bang mag-resign ang teacher na to matapos pagalitan at ipahiya ang kanyang mga estudyante? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Samantala, dapat nang mag-public apology ang dating kongresista na si Glenn Chong kay First Lady Lisa Araneta Marcos matapos umanong magbanta na sasampalin ito sa kasagsaga ng pre-rally ng mga taga-suporta ni Apollo Quiboloy. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, hindi kilos sa isang gentleman ang ginawa ni Chong, lalo't ipinagdiriwang ang Women's Month, kaya dapat itong humingi ng tawad kay Marcos. Napanood din ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel ang video at kinundi na ang anya'y kawalan ng respeto. Sa unang ginang, nagsilbi si Chong bilang kinatawa ng biliran mula 2007 hanggang 2010. Tumakbo siya bilang senador ng 2019 midterm elections, ngunit ito ay natalo. Sinabi niya, minamahal ang babae, hindi sinasampal. Hindi, anyway, we will discuss that also. Pag sinabi niyong, pag nag-demand po kayo ng apology, in the first place, don't blurt anything na hindi niyo alam yung istorya. Because pag sumagot yung kabila, like in my case, pag sumagot ako, and makita ng taong bayan na meron pala akong malaking rason, a very, very big reason kung bakit ko sinabi yun, na mapapahiya po kayo. Lalabas pong, ano bang termino doon? Sa walang alam, di ignorante. Ignorante, diba? Yes. I mean, you are supposed to be honorable members of Congress. So it goes without saying na bago kayo magsalita on any issue, just don't blurt out anything like that. Na you are demanding an apology from me when you do not actually know the entire story. The fact na sinabi ko yan, mga kababayan, simple lang ang logic dyan. The fact na sinabi ko yan, and I was very angry, merong rason yan. Hindi naman ako nag-drama doon eh. Hindi naman ako tumuntong sa entablado at nag-drama doon for nothing. Mm-hmm. Pumunta ako doon with the sole purpose na ipaglaban ko ang ating sambayan ng Pilipino. So before any one of these honorable gentlemen would require or demand a public apology, no less than a public apology, mga kababayan, they're trying to tell me
na mag-sorry ako dahil nagkamali ako. Of which I am not. Hindi ako nagkamali. May underlying basis ang aking sinabi. At hindi ako nagkamali in that regard. So, kaya nag-post ako, Ate Clea, mga kababae, never ako mag-apologize. Because yes, I was never wrong. From my point of view, hindi ako nagkamali. Tama yung sinabi ko. May basihan yan. Kaya po, with respect to the Deputy Commissioner of the Bureau of Immigration, na sumulat siya kay Chief Justice Sismundo, yes, at pinapaimbestigan niya ako with the view of disbarring me, ipapadisbar nila ako, well, sasagutin ko yan. Because that is part of the process. Because the Supreme Court does not know. Ostensibly, ang nakikita mo lang yung public statement ni Glenn Chong. Kapag nandito ka, kung nandito ka lang sa harap ko, do you see? May predicate pa yun. Kapag nandito ka lang, kung nandito ka lang sa harap ko, sinampal na kita back to back. I mean, kung yun lang ang titingnan mo, lalabas akong masama. Yes. But ang point there is, nilatag ko naman eh, bago ko sinabi yun, nilatag ko in the very same speech. So nobody, not Congressman Janet Garin, not Congressman Ace Barbers, not Congressman Janet Pimentel, not Congressman Anthony Goles, can say na we're ignorant of the reason. Hindi mo pwedeng sabi, hindi nyo pwedeng, kayong apat, and including si Laugan yata yun. Daniel Laugan. Yung Deputy Commissioner ng Bureau of Immigration. You cannot feign ignorance. Hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi namin alam yung rason because nilatag ko muna, nag-istorya muna ako bago ako dumating doon. Because that is a conclusion. Yes. That is a conclusion. After ko sinabi yung underlying reason, may isang grupo daw, magpa-file din sila ng disbarment complaint against me. Sige, go ahead. That is your right. But you cannot stop me kung anong isasagot ko. Kasi kakalag ka rin ko talaga si Lisa Marcos sa sagot ko. Because if there's any lawyer worthy of disbarment, that is Lisa Marcos. Attorney Glenn. Hindi ako. Okay. Yes, Ate Claire. So, let's, for example, ipagpalagay natin, kunyari, lalang nagmamaang-maangan itong mga kongresista na ito na hindi nila alam yung underlying factor. Sabihin natin uli sa vlog na ito kung bakit nagsalita si Glenn Chong na jajampalin niya ng back-to-back itong Judas o itong Satanas na si Lisa Marcos. Ano yung factor para ito sa mga kongresista? O sige, ulitin ko. And yes, pay special attention. Congresspersons Garin, Pimentel, Barbers, Goles, at yung BI Commissioner, Deputy Commissioner na si Laugan. And the group na alam ko naman kung sinong personality behind this group eh. We will unmask that group at the right time. Yes. If they will push. So, ganito mga kababayan. Since 2010 until 2014, nakikipaglaban po ako para sa ating bansa, para sa ating bayan, para malinis ang ating election system. That's 14 years of my life I dedicated in the service of this country without pay and without any expectation from you na babayaran niyo ako o susuklian niyo ako. I did it because it is my civic duty as a citizen and as a lawyer. Obligasyon ko yun. Umabot ako sa punto na nabuwis ang buhay ni Richard Santillan, a person who has served me for more than 11 years. Up to the day he died, he was serving me loyally and faithfully. Nabuwis ang buhay niya dahil dito sa pinaglaban ko. And it was very painful because I lost the most trusted person I have. 11 and a half years, ginugol niya yung buhay niya with me. Nakunti lang yung sahod niya, but he understood what I was fighting for. Tapos, umabot din ako sa punto na tumulong ako nitong mag-asawang Marcos, si Lisa at si Bongbong. Ulitin ko, may piso, wala silang binayad sa akin. And I was happy volunteering for them because it was my advocacy. Deep in my heart, I know I was helping my country more than Lisa Marcos or Bongbong Marcos. So, mga kababayan, dyan sa punto na yan, when they called me to defend them in 2016, meron kaming tacit understanding na pag umabot naman tayo sa punto na you get to place yourselves in power, linisin natin yung election system.
Kaya nga, mga kababayan, hindi ako humingi ng piso sa kanila, bayad. No matter what. And they call me anytime. Kahit alas dos ng umaga, nandun pa ako sa bahay nila. Oh, I work without pay. There was even a point, they disown me. Walang problema sa akin yun. Pero meron tayong clear understanding na when you get to power, palitan natin si Smartmatic, linisin natin yung election system natin. In fact, si Bongbong Marcos was speaking exactly about hybrid election system. The hybrid election system I presented to him. So, naniwala ako dito sa dalawang ito. Mm-hmm. O, nung pinatay si Richard, sabihin na lang natin, may piso wala kayong inabuloy. Gastos ko lahat. Yeah. Gastos ko yung kabaong, gastos ko yung puntod, everything. Magkwintahan pa tayo, wala kang binigay, wala kang binigay. Although you acknowledge na nabuwis ang buhay ni Richard because of your protest, because of that testimony doon sa Senado. Oh. Ano bang binadala nyo? Bulaklak lang. Kahit pagbisita, hindi naman lang kayo bumisita, hindi man lang kayo dumalaw. Bulaklak lang ang pinadala nyo. But I understand that. I understood that. Oh, we have understanding. Okay lang, walang problema. Tapos pagdating sa punto na pinatawag nila ako, inutusan ako na pumunta ka sa headquarters kahit twice a week man lang. Tinanong ako kung magkano ang bayad. Sabi ko, hindi ako magpapabayad sa inyo. Because I have always been faithful to my advocacy. We are already at the point na pwede tayong manalo at malinis natin yung election system. Finally, makakapagpuupo ang taong bayan ng mga matitinong lingkod bayan dahil hindi mabibenta yung election system. Wala na si Smartmatic. O anong promise ni Lisa Marcos? Sige, pag nanalo tayo, gagawin kitang commissioner ng COMELEC. Pagkatapos gawin kitang chairman. You see? O, wala akong problema. Tinupad ko yung utos niya. O, tinupad ko yung iba pa mga utos niya. O. Then pagkatapos, pinadala ako dun sa meeting ng Smartmatic. Dito sa Pilipinas. Meeting with Smartmatic, partners ng Smartmatic. December 10, 2021. Nung correction natin, Claire. O. Ulitin ko, nandoon ang representative ni Tambaloslos. Walang representative si Sara Duterte dun. Doon sa meeting kay Cesar Flores, ang dating pangulong presidente, ang dating presidente ng Smartmatic, nandoon ako. Nandoon si Lisa Marcos, nandoon si Cesar Flores sa video. Pinatago nila ako sa gilid. Tumago naman ako sa gilid. Para lang matuloy yung meeting kasi baka matakot daw si Cesar Flores, makita ako doon. Walang representative doon si Sara Duterte. Then yung third meeting, yun na yun. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. Sabi ni Lisa Marcos, I need two technical guys. Tapos tabay lingon sa akin, Duro, but not you because they hate you so much. Pagkatapos dyan, anong pinagdaanan ko sa kamay ni Lisa Marcos? Ayun na yun, Ate Claire, yung yes. Diniscuss natin. Oh, mm-hmm. Hindi na nila ako inimbita doon sa Victory Bowl nila. Pero nung birthday niya, na walang pumupunta, tinatawagan ako. Okay. So, nung inauguration, hindi nila ako inimbita. Okay lang sa akin yun. Tapos pinaglaruan na ako. Oh, mag-file ka na ng application. Hindi naman ako nag-file actually. This June 5, tinawagan ako. O sige, mag-file ka na. Nag-file ako. Anong ginawa nila? Binypass ako 3 times sa COMELEC. Mm-hmm. But they never heard even a word from me. Wala. Hindi ako nagreklamo. I just kept silent. Tapos pumunta si Ivan Oy sa akin at si Hubert Guevara, Senior Deputy Executive Secretary at DICT Secretary. Inalok yung commissioner ng NTC. O kahit mababa yung posisyon, tinanggap ko. Nilunok ko yung pride ko. Anyway, tulad ng sinabi ko, gusto kong dublihin ang free data ng bawat Pilipino para makasave man lang kayo. You will get to enjoy your internet connection. Mm-hmm. Pinirmahan ni Bongbong. Binawi ni Lisa. Oh, pero hindi rin ako nag-complain. Oh, ang sinabi ko lang sa kanila, kahit kunting respeto man lang binigay nyo sa akin na pinaalam nyo sa akin kaysa i-announce nyo na lang dyan. Maraming nang nakakaalam nun eh. Mm-hmm. I-kinikongratulate na ako ng media noong December eh. Tapos binawi nyo. Tapos wala man lang notice sa akin. Sabi ko, sige, kakalas ako sa inyo. O, pinagpili ko sila, mga kababayan. O, Congressman Garin, Pimentel, Barbers, at Goles. Goles. Pinapili ko itong mag-asawa through Hubert Guevara. He was then Senior Deputy Executive Secretary. And Ivan Oy, DICT Secretary. Pinagpili ko sila. Anong gusto nyo?
you blacklist Smartmatic publicly, the president, and then followed by the COMELEC na i-blacklist, I mean, no, hindi, ilaglag nyo ang Smartmatic publicly. And then i-blacklist ni COMELEC. Or kung hindi, ako ang magpapalabas nitong nalalaman ko. I know what you did last summer. Summer yun, ng election period. Ilalabas ko to in the hopes na ma-disqualify talaga si Smartmatic. Matanggal talaga. Dahil alam ko in my heart, I know na dinadaya talaga ni Smartmatic ang election. And to prove that, noong January 2022, patungo na tayo sa election. Lumabas yung revision reports sa kaso ni Congressman Villafuerte. At makikita ninyo, hindi nga tugma ang bilang ng boto ng mga makina doon sa balota. Kasi itong kay Congressman Villafuerte, binuksan to. At magtanong kayo, Janet Garin, Ace Barbers, Johnny Pimentel, and Anthony Goles, tanungin nyo yung HR80. Halugugin nyo yung records dyan. Nandyan, because we have got certified true copies ng mga reports na yan. Hindi tugma. Binilang yung mga balota, hindi tugma sa sinabi ng makina. With more reason na gusto ko talagang tanggalin si Smartmatic because na-validated na yung aking ebidensya which I gathered a long time ago. Imagine ka, 14 years yan ang buhay ko, ginugol ko dyan, tapos tumabot tayo noong 2022, na-booking na talaga si Smartmatic. Tapos all of a sudden, binenta na pala ako kay Smartmatic, pinagpalit na pala yung ulo ko doon. Parang si Salumit, sumayaw doon sa harap ni Herodes at pinugutan ng ulo si John the Baptist. Oh. So ito, binawi ni Lisa Marcos yung MTC commissioner na appointment ko. Pinirmahan na yun ni Presidente. Ah, ni Marcos. Si Ivan Uy din ang nagsabi sa akin. Yung nagkwento na ginumbag ni Lisa Marcos si Puting. Puting, yeah. Oh, reliable na source yun. Tumatawa-tawa pa nga si Ivan eh. Oh, parang natuwa siya na nasuntok si Marcos eh. Oh. Oh. Kaya. Hello. Or he must have found it very amusing, mga kababayan. He must have really found it very amusing for the wife to jumbag the husband. And the husband is so helpless. Na black eye na lang siya, pero wala siya magawa. O babalik tayo doon, ang babae minamahal, hindi sinasampal. Tingnan mo babae na yan. Nanununtok ng kanyang asawa. At kung ako yung asawa, ayun, baka hindi ko na lang tapusin. Baka disbar na naman ako. Oh. Wag na. So ito na mga kababayan. Brother, I think, you know, kung asawa mo yan, hindi yan mananampal. Manjojombag. Kasi nag-iisa lang si Lisa. Si Ahas. Good diba? Point. Good point, Tati Claire. Good point. Yeah. I agree. Yeah. She's one of a kind. Mm-hmm. Oh, so, pinapili ko sila mga kababayan, mga congressmen, honorable members of Congress, for all of you watching this video. Pinapili ko sila. Anong pinili nila? O maghiwalay tayo. Di siyempre maghiwalay tayo. Pero malinaw yung agreement namin. Ito ilalabas ko. Itong red line, don't cross it. Because meron pa ako isang bahala laban sa'yo. Mas matindi ito. Kaya nga palagi kong sinasabi, for all of you planning to disbar me, think about it. Lisa Marcos is more deserving to be disbarred. And I'll bear it doon sa Korte Suprema. Doon tayo magkakatalo. O tingnan natin. Hindi ako nagbabanta. I'm stating a matter of fact. So ito, pumili sila. O maghiwalay tayo ng landas. Malinaw, ha? Ito ilalabas ko. So, nung sinabi ko, ito ilalabas ko, don't stop me. Don't stop me. Kasi, pag pinigilan mo ako, ibang usapan na yan. So, anong ginawa nila? In social media, they tried to limit it. Actually, mga kababayan, unang-una kong attempt na lumabas at magsalita, August 4, mag-press conference sana kami with the Catholic Bishops Conference of the Philippines. If I remember that day, right? Yes, August 4. Mag-press conference. Parang in-alert, ayata kita, Ate Claire, in-alert to kita noon. Yes, yes. Na mag-press conference kami. Yes, sa Catholic Bishops Conference. Ginapang ni Lisa Ahas na naman yung mga, I believe,
ginapang naman yung mga archbishops. So, hindi natuloy yun. You know what? Biglang, I remember si Jarius Bondo called me in the morning. Mga 11 o'clock, nag-usap kami sa telepono. Ang problem is, GSM ang ginamit namin. Madaling matap. Madaling matap yung GSM. But I cannot fault si Manong Jarius. Nag-usap kami. Sabi niya, kung meron kang ilalabas na information, sabi ko, oo. So, nirelief ko na siya sa kanya. Eh kung nag-wiretap sila, alam na nila. Sabi ko, bukas to. Bukas to. By 4 o'clock ng hapon, called off na yung press conference. So that was the first attempt to stop me. So ang sabi ko, hindi ito pwede. Idadaan ko to sa papeles. So gumawa na ako ng affidavit. At ugnayan ako kina General Rayo at doon nasingit yun. Then at press conference kami. But by and large, dito sa social media, they tried to limit us. Walang mention sa mainstream media, di ba? Walang mention anything about that. So kontento na ako doon. Yeah. And even, walang mention sa mainstream media, even yung speech mo dito sa Liwasang Bonifacio na nilatag mo kung anong reason kung bakit nagsalita ka na kung nasa harap mo lang si Ahas, ija-jumpalin mo. Kasi nga, ayaw nilang pag-usapan yung tungkol sa pakipag-conspire o pakipagsabwatan ni Liza Ahas sa Smartmatic. Ayaw ngang i-touch ng mainstream media at ayaw din i-touch o pag-usapan itong mga kongresista. Ang gusto lang nila dun sa yung dulo. So paano mo maintindihan kung hindi mo sinimulan? 'Di ba? So kaya nga sa social media na lang tayo at well, you know what? Panalo pa rin ang social media natin dahil mas gising. Tingnan mo, kaya Attorney Glenn, kaya ini-stop tayo. Ini-stop ka at ini-intimidate ka tayo para i-disbar. Kaya sabi ko nga, at gusto nilang mag-apologize ka. Kasi sabi ko, by giving an apology, is like what? Accepting na nagkamali ka. Diba? At ang ginagawa nga nila, doon nga sa mga kongresista at yung mga hindi nakakaintindi o ayaw nyo lang kami intindihin, paano mo ibibigyan ng respeto ang isang taong walang integridad katulad ni Lisa at ni Marcos? Yung ugali nila towards the whole 100 something million Filipinos na naghihirap. Yun yung reason kung bakit nakakapagsalita kami like si Attorney Glenn na jajampalin niya. Ako nga sabi ko, kulang ang buhay ng buong angkan ni Lisa Araneta Marcos para pagbayaran ang lahat ng tiwalian o kababuyan na ginawa niya sa taong bayan. Ate Claire, mga kababayan, if I may just continue. Okay, they were able to limit me in social media. But tanggap ko yun. Tanggap ko yun na okay lang yan. But nung nagsalita na ako doon sa hakbang ng Maisog in Davao, na sinabi ko na naman itong but not you because they hate you so much. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys with me. But not you because they hate you so much. You see, memoryado ko talaga yun because that it's day, pag uwi ko, sinulat ko yun sa aking notepad, sa aking telepono. The exact words she used. Sinulat ko talaga yun. Sabi ko, ito, one day, I will use this. Kasi alam ko na ilalaglag ako. So, nung nagsalita ako dun sa bang ng Maisog, and bago yung sa Cebu, yun na yung nasa, when I was in Dubai, that was when I was informed na may finail sa akin sa IBP, sila Karansa. So sabi ko, i-forward mo sa Cebu. Hindi pala pinorward sa Cebu, dun pinorward sa Biliran. Of which I never set foot in Biliran for years. So sabi ko sa nanay ko, padala mo ulit dito sa Manila, antayin ko. Although hinabol ko yun sa Cebu, nag-antay ako ng isang linggo doon. So yun ang tingin ko. This is an attempt for me, na this is an attempt nila. Nagtangka silang pigilan ako because mga a few days na lang yun bago yung hakbang ng Maisog sa Cebu. So mainit na yung dugo ko doon, kumukulo na yung dugo ko doon. So kaya nandun ako sa Cebu, actually sinabi ko na yan. Kung naaalang ka sa kung atubangan, gilaparo na tika. Yun yun. Kung naaalang ka sa kung atubangan, gilaparo na tika. Kung nasa harap lang kita, sinampal na kita. Dinagdagan ko na lang ng back-to-back dito sa Liwasan. So hindi sila nag-complain doon, hindi siguro nila naintindihan. O walang nag-reclam. I know. Barbers knows that. He knows that.
Bisaya yan. Na, si Bisaya, Pimentel also, they understand that. Karit also understand that. Why Bisaya. They do not complain? Oh, ito, ito mga kababayan. Tanong ko nito sa tatlo. Congresswoman Garim, Barbers, and Pimentel. You understand Cebuano. Bakit hindi kayo nag-complain nung nandun ako sa Cebu? Na sinabi ko, kung naaalaga sa kong atubangan, gila, paro na tika. Oh. Yeah. So, ngayon lang kayo nag-complain na Tagalog na. O, Tagalog na kasi marami nang nakakaintindi. O, di ba? Kasi you see, na-alarma sila. This is an afterthought. Attorney Glenn, kasi sobrang dami talaga. Sorry to interrupt you. Kasi na-alarma sila. Ngayon sila nag-complain dahil nasasakta na umiikot na yung tumbong ni Liza dahil sa sobrang overwhelming yung mga nasa Liwasang Bonifacio. Kaya gusto na naman ikaw, tayo, intimidate. Yes, that's a good point, Ate Claire. Pero mga kababayan, yun nga ang punto ko. Sinabi ko na yan sa Cebu na iintindihan ng at least tatlong congressman na to yung sinabi ko. Because mga Cebuano yan, nakakaintindi yan, nakagsasalit yan. Yan. Mm-hmm. Including si Janet Garin, waray ang Cebuano, alam niya. Mm-hmm. Oh. So, bakit hindi kayo nag-complain? When was that? February 25. Kailan kayo nag-complain? March, ano nang March ngayon? January 28, Feb 25, and now March 18. Oh, March 18. Siguro mga 14 kayo nagsimulang mag-ingay. Oh, mga 14 kayo nagsimulang mag-ingay. Mm-hmm. 3 days? 14? 3 days ago. That's more than 2 weeks later. Oh, that's more than 2 weeks later. Oh, bakit hindi kayo nag-complain kayong tatlo nung sinabi ko yan in Bisaya? Ngayon lang kayo nag-complain 17 days later, more than 2 weeks, na Tagalog na yung sinabi ko. Dahil marami na ang nakakaintindi. Yeah. Pero yun, ito pa, bago ako tumungtong sa Liwasang Bonifacio, doon sa stage, tumawag na naman ang nanay ko. Sabi niya, meron na naman dito sa IBP galing para sa'yo. No. So pangalawang kaso na yun. Kaya nga ako, sabi ko, bawat speech ko, may kaso. May kaso. Oh. So ano bang ibig sabihin nun? That's a naked attempt to muzzle me. Gusto nila kong pigilan na magsalita. That's a no-no. Hindi pwede yan. Pinag-usapan natin yan. Hubert Guevara, Ivan Uy, you were representing the Marcos couple. Pinag-usapan natin yan. Pinapili ko kayo. Pumili kayo na lumabas ako. Oh, pinapili ko kayo. You cannot blame me. Pinapili ko kayo. Ano ba gusto nyo? Ilaglag nyo si Smartmatic publicly? I-blacklist nyo? Okay na ako. Wala kayong maririnig sa akin. Your secrets are safe. I will go into self-exile for 6 years. Yun ang sinabi ko. Oh, anong gusto nyo? Hindi daw pwede magagawa ni Marcos yan. I did, with more reason na nabuo na Salita. Talaga yung conclusion ko na eto na, dadayain na naman yung eleksyon natin sa 2025. I have to do something. So yun, nilabas ko. Pinapili ko kayo. You choose the wrong choice. Yeah. So ngayon, umabot, because siguro, mga kababayan, Ate Claire, ang feeling ni Lisa, makukontrol ko to. Kahit magsalita to. O, makukontrol ko to. Kahit lumabas to, kontrolado ko ang mainstream media. Ililimit ko yan sa social media. Yun lang yun. Limit social media, control mainstream media, walang lalabas. Well, as I have said, if Lisa Marcos shut the door, God opened a very wide window dito sa Maiso Grali. Ayun, napunta na ako sa entablado. O, masalang eh, ito yung unexpected. Ito yung variable na hindi niya na-calculate. Hindi niya inasahan na umabot yung punto na may mag-rally na dyan anti-Marcos and Glenn Chong will be there talking about her secrets. Yun yung ayaw niya. Okay, kaya pinilit niya ako, bawat speech ko may kaso. So, anong gagawin ko, mga kababayan? Let's fight! Kaya pinakita ko sa kanya. Oh, Ate Claire, mga kababayan, pinakita ko sa kanya, lalaban ako sa iyo. Hindi ko iiwanan yung sambayan ng Pilipino that I've been fighting for the last 14 years of my life without pay, without expectations of any remuneration or reward. Yeah. So, actually, sabi ko nga pa, ulit-ulit natin sa sinasabi dito na hindi lang po si Attorney Glenn Chong ang pinaila nila ng kaso o mga tanim kaso. Ako, unang-una, pero matatakot ba ako? Not only that, brother, merong bounty yung ulo ko. And still, we're here kasi ayaw natin siyang... Yung rally ng Maisog sa Cebu, tinawagan kita at sinabi ko, sabihin natin dito. May binigay sa akin
intel information dito sa hotel, it's about you. At sinabi ko sa iyo, mag-ingat ka. Well, just not discuss the details yet, pero sinabi ko sa iyo, yeah, tinawagan kita alas 12 yata yun ng gabi because binigay sa akin yung note, alas 10 ng gabi yun eh, after the rally. No, after the rally, pagbalik ko, nagpang-pang-pang-pang-pang-pang doon sa shoes ko na maruming-marumi na. Lumapit sa akin yun. Lumapit sa akin, ay, actually, kailangan ko yun. Sinabi niya, read this. And then, pagdating ko sa room, tinawagan kita. Ah, nag-usap tayo. At sinabi ko sa iyo, ito yung inabot sa akin na intelligence information. Oh. So you be careful. Totoo yan. I'll execute an affidavit. Another declaration sa, ano ba yun? Central District in California. In California. In support of that. No, to support your case. Support your defense. Hindi lang tayo mag-discuss about the details. Mag-discuss baka mga paghanda, mga jutang dyan na. Dudurugin natin ang bonggang-bongga yung mga yan. Anyway, thank you, brother. Sino? Yes, you go ahead. Atik yan. Kababayan. Kaya nga eh, nung sinabi nila sa akin na mag-apologize ka, it never crossed my mind. Why should I apologize? Yeah. I just wasted 6 years of my life with these people. 6 na taon ng buhay ko, sinayang ko dyan sa dalawang traidor na yan. Si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. Traidor hindi lang sa akin, traidor sa bayan. You see, dito tayo, pinapili ko sila. Saan ba gusto nyo? Kayo ang maglaglag kay Smartmatic o ako, ibubulgar ko to. You see, ang sagot talaga ng dalawa, hindi magagawa ni Bongbong Marcos yan. So, ang nasa isip ko talaga, traidor talaga tong animal na to. Traidor talaga. Itong mag-asawa na to, traidor talaga to. Traidor sa bayan. So, napurma na yung conclusion ko. Because, sinabi nilang hindi nila magagawa na itakwil si Smartmatic. Tinakwil nyo na yan nung panahon ng protesta. Tapos ngayon, biglang hindi na pwede. Anong ibig sabihin? May deal kayo. Ito na yon, guys. I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me, but not you because they hate you so much. Yeah. So, tayo magtatakwil sa kanila very soon. Ano yung gusto mong maliban dun sa pinaliwanag na natin, pinaliwanag mo na kung ano yung underlying factors kung bakit, you know, nagsasalta tayong, ako alam na nila, araw-araw nagsasalta ako. Ano yung dapat maintindihan nitong mga kongresistang ito na tila mga traidor din sa bayan? Ate Claire, mga kababayan, ibato ko sa kanila uli. Ganito, let's have a deal. Okay. I will apologize publicly as you wish if you prove me wrong. Yan lang. So I will apologize publicly. Malinaw nito ha. Naririnig to ng maraming nanonood sa atin ngayon. I will apologize publicly to Lisa Marcos and Bongbong Marcos only if you prove me wrong. So the best thing that you can do, Congresswoman Janet Garin, Congressman Barbers, Ace Barbers, Congressman Johnny Pimentel, Congressman Anthony Goles, at sumama ka na doon, Daniel Laugan. Okay. Magtawag kayo ng investigasyon. Imbestigahan nyo yung aking aligasyon. Okay? Kontrolado nyo yung environment. Teritoryo nyo ang House of Representatives. Dalhin mo dun. Kalantarin nyo si Lisa Marcos, si Hubert Ibarra, si Ipan Uy, at yung iba pa mga personalities na pinangalanan ko. Ako lang sa kabila. Kayo maglampungan kayong lahat dyan. Bonus si Lisa Marcos. Sige, maglampungan kayong lahat dyan sa kabilang side. Bonus si Lisa Marcos. Ako lang sa kabila. Prove me wrong. And I will make a public apology to Lisa Marcos and Bongbong Marcos. And you will not hear from me ever again. But that's sige, not gonna happen. Hamon ko yan sa inyo. Never ever mag-apologize si Glenn Chong at si Maharlika kasi alam natin na nag-commit si Lisa hindi lang sa pakipagsabwatan sa Smartmatic kundi sa mga high crimes na mga pinag-uusapan ko dito sa vlog ko. Kaya hindi yan, brother, mangyayari. But just to prove them na we are willing, you are willing to answer everything. Gusto kong ipakita sa aking kapwa Pilipino. Gusto kong ipakita sa inyo my sincerity. My sincerity, my faithfulness sa ating pinaglaban na linisin natin yung election system natin. That's what I'm showing you today. Itataya ko lahat.
O i-give up ko pa yung pagka-abogado ko, so for those willing to this wanting to disbar me. Sige. Yeah, yeah. No, yung mga nag-ilusyon na hindi pa disbar ninyo ako. Sige. Sama ko pa, i-surrender ko sa Supreme Court. Hindi na ako babalik mag-abogado. Sige. So all in. Kung poker pa to, all in. Sige. Mm. Oh. Imagine. Kontrolado ninyo yung House of Representatives, kontrolado ninyo yung venue. Kayo lahat, maglampungan kayo, bonus pa si Lisa Marcos, lagyan nyo ng trono dyan. Oh, ako lang mag-isa sa kabila. Pag-usapan natin yung, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical skills with me, but not you because they hate you so much. And all the circumstances underlying it. Eh, at live, ha? Hindi pwedeng hush-hush executive session. Hindi pwede. It has to be public. That's my only demand. It has to be a public hearing. Tingnan natin kung sino may ball sa inyong lahat. O hinahamon ko kayo, pati ikaw, tambaluslos. Umupo ka na doon. Umupo na kayo lahat, pati si Kote. Naglampo na niya kayo lahat. Sige. Tapos, go ahead. Tapos, ano, like, ano natin, latagan natin, you know, just to, ano lang, Attorney Glenn Chong, ano, may konting light lang, latagan natin ng alak, ng whiskey, ng wine, yung favorite ni Lisa, tsaka pulboron. Tapos, doon sa kabila, ang ilatag kape, nandun ako sa likod mo. Anyway, going back, brother. Ate Claire, mga kababayan, hindi ako nagbibiro. Yeah. I am dead serious about this. Yeah. Okay? Pinapariting ko talaga. Don't tell me, hindi matatamaan ng ego ninyong mga honorable members of Congress. Janet Garin, Ace Barbers, Johnny Pimentel, Anthony Goles, don't tell me, hindi matatamaan yung mga ego ninyo, yung mga oversized ego ninyo. Hinahamon kayo ng isang Glenn Chong. Yeah. At sama pa si Tambaluslos. So kaya sama mo pa lahat ng abogado mo dyan. Sige, pag-usapan natin itong bagay na to. And then, iharap nyo si Lisa Marcos. Ayun nga, bonus na si Lisa Marcos. Ilagay nyo dyan. Yeah. Sige. I mean... Sama mo pa si Smartmatic. Oh, isama pa ninyo si Smartmatic doon. Yeah. Ate Claire. Kasi kung naniniwala sila, itong mga kongresistang itong nagki-kiss ass kay Lisa o sumisip-sip kahit ang baloslos sa ngalan ng pera ng bayan, kung sa tingin nyo na si Glenn Chong ay kaya nyong pataubin at siya ay nagsisinungaling sa kanya mga sinasabi, the best thing to do is kalagarin nyo dyan sa Kongreso pati sa Senado. Right. Right. Diba? Perfect. Yun ang gawin nila. Eh bakit ayaw niyong kaladgarin. O, na kung naririnig niyo kami ngayon. Wag na lang yung Senado kasi yung mga senador is very... Yung mga senador hindi sumasaw-saw dito eh. Hindi sila nakikialam dito. O, sige. Patawag muna. O, sige. Kongreso na lang. Mm. Hindi naman nakikialam mo yung mga butihing senador. No. And rightly so. What I'm trying to say, yung issue sa Smartmatic, yung sa dayaan. Pero wag natin isama ang Senado muna. Kasi hindi, si Kongreso hindi muna sila tayo. Nagisaw-saw natin. Okay. Ang para sa kanila is, tama nga, their outlook, their vision is more of national. Itong nandito sa Kongreso, ito yung mga myopic views. Mga myopic, mga narrow-minded na mga paningin. So, you see, hinahamon ko na kayo. Mga kababayan, tandaan nyo to, hinahamon ko sila. Magharapan tayo. Let's save the Supreme Court siyempre, pag nagkaso kayo, kakaso din ako. Mag-file din ako ng counter suit against Lisa Marcos. Hindi lang naman, so tulad ng sinabi ko, hindi dapat ako ang i-disbar. Si Lisa, mas marumi ang kamay kaysa sa akin. Oh. Yeah. So, hinahamon ko kayo. Oh, imagine, tandaan niyo itong araw na ito, mga kababayan. Nandyan yung hamon. It's out in the public. Tingnan natin. Ulitin natin to. And tomorrow, papadalan nga natin ng letter si Garin, Congressman Garin. Padala na kaya natin sila lahat. Sila Barbers. Yung mga yon, yung sumausaw. What do you think? Padala natin yung apat. Si Sisi na. Sisi sa kanila Garin, lahat. Mm. Barbers, Pimentel, and si Goles. And let's see kung anong gagawin nila. Basta hinamon ko sila to conduct an investigation. Yes. Pag-usapan natin. May malusaw ditong ahas, mga kababayan. May mabarbecue ahas. May malulusaw na ahas dito, Anaconda.
Brother, kung I declare, yes. Kung may dadagdag ka pa dito sa issue pinag-uusapan natin, o tungkol pa din to kay Ahas, you know, I will move on sa next question. Oh, yeah, go ahead. I think we should talk about the audio na pinalabas. Yeah, napanood mo ba yung audio, yung sinend ko sa'yo na ikukwento ko lang uli yung mga nakapanood, for sure kabisado nila. Yung audio na yun, nangyari, yung audio message po ni Lisa Ahas Araneta, papunta yun kay Lourdes Barcelon, Maria Lourdes Barcelon, or nickname niya is Louie, asawa ni Teddy Boy Loxin Jr., dating DFA secretary. Yung message na yun, brother, nangyari nung February 2022 na humihingi, yes, siya. Kasi sabi niya, Bacolod, di ba? I'm hearing Bacolod, nangangampanya para sa kanyang, yes, asawa. So, naintindihan mo ba yung ano, yung kung bakit may mensahe siyang ganon sa audio? Nakuha mo yon? It appears na si Francis Chua may final doon sa court sa Istanbul, and then the court ruled in his favor, and then pinapa-authenticate nila yung court decision so that it can be implemented. Pero ang sabi ni Lisa Marcos is she was requesting for Miss Barcelon to push. Yeah. Oh, to push. Oo. So yun, anong personality ni Lisa Marcos doon? Yun nga ang kailangan. Let's talk about disbarment, 'di ba? Kung meron pwedeng i-disbar, yeah, 'yon, at hindi lang dapat siya. Hindi nga lang disbarment, sabi ko nga Attorney Glenn, that is ano, high crime. Actually, I'll talk about that later kasi may additional information tayo, but I will talk about that later. Pero dun sa video na yun, imagine ninyo, hindi pa nakakaupo si Marcos Jr., but I believe gawain niya na talaga ito. Talagang nakikipagsabwatan siya sa mga taong nasa gobyerno para, you know, maging conspirator dun sa issue na wala namang, that is civil civil case yun, di ba? Away mag-asawa. Away mag-asawa yun, brother, eh. Yung issue na yun. Tapos nakialam siya. Nakialam siya kasi gusto nung Francis Chua na kunin forcibly o extract ang kanyang anak doon sa ex-partner niya. Istanbul. So see that? Sa Istanbul, mm-hmm. See that? So doon sila sa mga kongresista. Idagdag mo yan, brother. Actually, for a lawyer, in the first place, hindi naman niya kliyente si Francis Chua. No, hindi, yes, niya kliyente si Francis Chua. Wala silang lawyer-friend relationship. But she went out of her way. She went out of her way to influence the wife of the DFA secretary to push para i-implement yung pagkuha ng mga bata. That's outside of the court. Kaya nga, pinapa-authenticate natin yung decision ng court so that it will go through the legal process and gagawin ng gobyerno kapag the legal papers are in order. What Lisa Marcos did was shortcut it because she wanted to push. Hindi gawain yan ng abogado, ng matinong abogado. Gawain yan ng fixer. Yeah, fixer talaga. Yan. So, dagdag natin yan. That's another ground for her to be disbarred. Kaya nga, sabi ko, Ate Claire, balikan natin mga kababayan kanina yung sinabi ni Congressman Goles, na ang babae minamahal, hindi sinasampal. Mm-hmm. Excuse me, hindi po siya babae. She's a rascal. Yeah. Hindi siya gentle. Kasi ito pa, sabi nila sa akin, I am being a gentleman. Mm-hmm. Alam niyo naman yung mga babae kasama ko. I have been very gentleman. Kung natatanda na niyo, kung when we cross the street, I change places. Hindi ko sinasabi sa inyo, baka change places because nasa danger side ako kung saan dadaan yung sasakyan. Napansin ko yan nung naglalakad-lakad tayo dito sa LA. Di ba? Napansin ko yan, mga kababayan. Lagi akong protektado ni Atty. Glenn. Kaya naman, ang lab team natin, bonggam-bongga. Anyway, turo yan ang nanay ko. Glenn, you're the man. You should always be on the danger side. So kung maglalakad tayo sa kalsada, I'm on the danger side. Kung we cross the street, I switch places to be on the danger side. That's how being a gentleman is. Ang problema, mga kababayan, gentleman ako sa lady. Ang problema, si Lisa Marcos is not a lady. She's a rascal. Yes. She is a snake.
Rascal, unprincipled, dishonest person. Yeah. Oh. Yeah. More than wala that. Wala talagang prinsipyo. More than oh. that, yeah. Alam and natin. Dishonest at that. Oh. Yeah. So, yung video niya, ay yung audio niya. Yung audio niya, actually ginagawa niya 'yan. That was also I also received the video ano na yung pinagawa niya ako ng executive summary doon sa mga kaso ni Congressman Video Perte against Lenny Robredo kasi gagamitin nga niya sa meeting ng Biden official sa State Department. Oh. May copy ka pa? Ganyan din sa kanya. Oh, ganyan niya pag umuutos o nag-uutos siya na importante for her dinadaan niya sa voice message. Mm-mm. Yeah. Kaya nga sabi ko marami pa mga audio message siguro lalabas na makakapag-diin sa kanya sa lahat ng kawalang-hiyaan niya. I heard one audio message. I think it's still on my phone. Yung parang kasagsagan ng kampanya ito eh. And mm-hmm. then that was a Sunday. I was shocked nung ano? Hearing Lisa. Okay. That was a Sunday and then parang si Vince yata wala doon sa kanilang family lunch. Magla-lunch sila together. Na wala si Vince dahil dinala ni Martin Araneta somewhere at ng kampanya. And she ang dami mura niya. Ang dami mura. Get your ass here. Or something like that. Get your ass here. That's what I remember. Get your ass here. And then marami pa siyang mura. And then binantaan niya si Martin Araneta. At yung kapatid niya? Ay, yung kapatid di umano. Ang kapatid niya di umano. That's how she acts. She acts like with parang yun nga mga kababayan may imperialistic tendencies. May imperialistic tendencies ng babae na to ilusyonada eh. Yeah. So talagang grabe yung babaeng ito at saka well sa dami ng mga issue na kinasasangkutan niya, sabi ko nga hindi lang disbarment ang dapat ihatol sa babaeng ito. Kung panahon pa nga tayo noon, dapat stone to death para you know. A biblical times. Biblical times, yeah, kung babalik tayo doon, di ba, brother? But anyway. Ate Claire, I'll just go back. Mga kababayan, kaya nga, kung kakasuhan nila ko, depensa ko talaga dyan is righteous indignation. Righteous. Yan talaga yung depensa ko sa kanilang mga paratang sa akin, righteous indignation. And then, lalatag ko na lang lahat yung story. And for that, it would be plain to understand that you cannot fault me for saying those words. Because of the injustices ni Lisa, hindi lang sa akin, kundi sa bayan. Yeah. Silang dalawa. Si Ate Claire, yung other issue. Yeah, silang mag-asawa talaga. Sa dami ng injustices na ginagawa nila, like sa Lotto, di ba? Yan lang sa PCSO. Yung ngayon, may nag-hearing na naman, pero wala rin naman nangyari. So, what do you think, Attorney Glenn? Tatagal pa ba ito mga to? I'll do my best to inform the public about yun na nga mga kababayan itong tatlong meeting ni Lisa Marcos nilinaw ko na yan sa Cebu tatlong meeting yan hinabol talaga niya yung Smartmatic para mga siguro niya na mananalo yung kanyang asawa at yung kanyang anak. No, this represents the biggest dangerous issue for Marcos Jr. Kasi pag meron kang ginawang ganyan, it means wala ka talagang authority to rule. Wala kang authority to be there in the office of the president. Kasi tinamper mo yung election system. Tinaya mo yung election system. Sabihin na natin nanalo ka. In reality, nanalo ka. Pero kung dinagdagan yung boto mo, you have no right to be in the office of the president because you have no moral scruples. Wala sa iyo yung morality. You cannot rule us with the moral ascendancy of a true leader. Because tinamper mo yung election system. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi mo alam ang pinaggagawa ng asawa mo. Alam ko naman na sinasabi ni Lisa Marcos yung mga bagay na yan sa'yo. Yeah. Mga kababayan, itong issue na to is the biggest and the most dangerous issue for Marcos. Pwede siyang matanggal dito.
Because yung sinasabi ko, wala kang moral ascendancy to rule this country. Because you are immoral and unethical by yourselves, itong kayong dalawang mag-asawa. Dito sa pakikipag kunsaban sa Smartmatic. Dito natakot si Lisa Marcos, mga kababayan. Natakot siya dyan na merong legal basis, merong moral basis for the church to call for Marcos to resign. O, kasi ang simbahan, morality. O, merong moral cause, merong moral ground ang simbahan ngayon. The faithful, whether that is Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, our Muslim brothers, Seventh-day Adventist, all other denominations, basta rehiliyon ang pinag-uusapan, morality ang issue dyan. There's a moral issue. Paano ka makakapangulo sa isang bansa na wala kang sense of right and wrong para sa'yo ang pakikipag-usap sa Smartmatic to ensure na mananalo ka is all right, which is actually morally wrong. Oh. Yeah. So, from the moral standpoint, walang moral ascendancy si Marcos na mag-occupy dyan sa office of the president because of this information. The other one, it's my legal basis ang ibang sektor ng komunidad na mag-question sa kanyang pagkapanalo. So, ito yung pinakamalaking issue na natakot si Lisa Marcos. Kaya, nung nagsalita na ako doon sa Maisog, sinampahan na ako ng kaso. And then, pagsalita ako sa Cebu, sinampahan na naman ako ng kaso. Ngayon, nagsalita na naman ako sa Liwasang Bonifacio, sasampahan na naman ako ng kaso. O, kung magsalita na naman ako sa next venue, sasampahan na naman ako ng kaso. But parang every speech, may kaso ako. But it's all right. That's part of the territory. I already expected that. But don't stop me. Kung ibubuking talaga kita in all your sa lahat ng kasalanan mo, Lisa Marcos. Because people is right. The people have the right. The people has the right to know. Actually, Attorney Glenn, yung una ka nagsalta is January 25 sa Davao, okay? Na sinabayan nila. Yes. Sinabayan na sa Quirino Grandstand. I don't know kung nabasa mo ba to. February 7, nagsalta ito si Lisa Ahas Araneta Marcos. Sa isang nag-speech siya doon sa ayun sa caravan sa La Union na sinasabi niya dito. Yes. Right after na sinasabi niya, hindi na po uso ang paninira. Di ba? Paninira. Hindi na po uso ang pagbabatutas. At mga salitang napakasakit. Hindi ganun ang Pilipino, rich or poor. May class naman tayo ng kaunti. Comment mo doon. Parang hindi ka nakakomment doon, ha? Oo, yun. Narinig ko yun, eh. Na hindi na uso ang paninira. Right, you know, after ng Maisog. Kasi na bulljack na bull's eye doon si Marcos, eh. Yung mga sinabi ni President Duterte. Pero you know, mga kababayan, look at the way she talks. It's trash. Basura. Walang sense. It's so detached from reality. When you say a fact, hindi yan paninira, mga kababayan. You see, when you state a fact, tulad ng sinabi ko, nag-meeting kayo ng Smartmatic, sabi mo sa akin, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys with me, but not you because they hate you so much. That is a fact. Yeah. Na sinabi mo, Lita Marcos, lumabas din sa bibig mo, nandun ako, eh. O nandun ako, lumabas din sa bibig mo. Attorney Glenn, pinapapunta ka nila sa meeting sa South Super Highway, December 10, 2021. Mm-hmm. May address pa yun. That's a fact. So, hindi paninira, mga kababayan. Pag sinabi mo paninira, yun yung news. Gawa-gawa. Fake news, yun ang paninira. At saka yung audio message, siya yun, eh. Paano maging yung tungkol sa extraction? Hindi. Yung pangangialam niya. Hindi niya. She cannot deny that. Boses niya yun, eh. Boses niya yun. Push. Hilig ka talaga, Lisa, sa push, eh. Ng mga illegal na push, eh.